Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ginugunitan natin sa araw na ito ang mahal na Birhen ng Fatima. Alam natin ang kasaysayan kung paano nagpakita ang mahal na Birhen sa Fatima. At lalo na muli nating pagnilayan ang mensahe ng Fatima, ng Birhen ng Fatima, na walang iba kung hindi yung ating pagbabalik loob, pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagbabalik loob sa ating Panginoon. Nawa ang panawagan ng mahal na Birhen upang tayo'y bumalik sa kanyang anak, patuloy nating isagawa, isakatuparan at baguhin ang ating mundo upang maging kaharian ng Diyos. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at isinilang ng Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo, alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos at Birhen ng Fatima, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra, at may isang alaga doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hudya at ng isang Grego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Grego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, ibig sana nilang pumasok sa Bithynia. Subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Mysia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumaya kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos para ngalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos
parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit na kalaan upang kay Kristo pumisan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman na napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dalawa lang ang pinagpipilian natin. Tayo ay kay Kristo, at kung hindi tayo kay Kristo, tayo ay sa mundo. Pag sinabi nating mundo, ito yung kamunduhan. Kaya kung hindi tayo kay Jesus, ay sa kamunduhan tayo. Dalawa lang ang choices, dalawa lang ang options. Kaya kung tayo ay kay Jesus, humanda tayo, uusigin tayo ng mundo. Kung tayo naman ay sa mundo, mamahalin tayo ng kamunduhan, kalaban natin si Kristo. Hindi pwedeng magsama yung dalawa. Hindi pwedeng ikompromiso yung ating paniniwala, yung ating pinaninindigan kay Kristo. Dahil ang mga aral ni Kristo kabaligtaran,
ng aral ng mundo. Kaya nga mamimili tayo, sino ba ang ating Panginoon? Si Jesus o ang kamunduhan? At hindi pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi pwedeng minsan kay Jesus, minsan sa kamunduhan. Kung kay Jesus lang. At kung tayo nasa kamunduhan, ay hindi natin pwedeng gawing mababaw yung ating paninindigan kay Jesus at ikompromiso ito sa mga aral ng kamunduhan. Kaya sa mundong ito, kung tayo'y kakampi kay Jesus, ay maging handa tayo sa pag-uusig. Sabi nga ni Jesus, ay bago pa tayo usigin ng mundo, una nang inusig ang ating Panginoong Jesus. Kaya sumusunod lang tayo sa yapak ng ating Panginoon. Naipako siya sa krus dahil pinanindigan niya ang katotohanan. At kung tayo ay maninindigan din sa tama at sa totoo, haharap din tayo, papasanin din natin ang mga krus natin. Kaya sabi ni Jesus, walang alipin na higit kaysa sa Panginoon. Ibig sabihin, walang alipin na hindi pagdaraanan kung anong pinagdaanan ng kanyang Panginoon. Kaya si Jesus nakipaglaban sa mundo, tinuligsa niya ang kamunduhan. Tinuligsa niya ang pagkamakasarili na siyang pinakaaral ng kamunduhan. Sinalungat niya ito. Kaya naman siya ay inusig ng mundo. Ganon din ang ating kapalaran. Kung tayo ay para sa Panginoon, sasalungatin din natin yung aral ng kamunduhan na maging makasarili. Ang aral ni Kristo, limutin natin yung ating sarili alang-alang sa pagmamahal. No, pag-ibig ang ating pinapangalat sa mundong ito. At yung pag-ibig na papakita natin sa paglimot natin ang ating sarili para sa iba. Kaya nga, gawin nating malinaw kanino ba tayo kampe? Kay Jesus o sa mundo? Kailangan lantaran natin itong ipahayag. Walay tayo sa gitna. Yung mga nasa gitna, yan yung mga lukewarm na tinatawag ng banal na kasulatan. At yung lukewarm, hindi mainit, hindi malamig, sinusuka. Kaya hindi pwedeng nasa gitna tayo, mamimili tayo. Black or white, kanan o kaliwa, si Jesus o ang kamunduhan. Sa araw na ito, ginugunita natin ang Birhen ng Fatima. At ito rin ang pinakamensahe ng mahal na Birhen sa Fatima. Pinaalalahanan tayo at binigyan tayo ng warning tungkol sa kamunduhan at ang kasalanan ng mundo. Kaya ang pinakapuso ng mensahe ng Birhen ng Fatima ay repentance and conversion, pagsisisi sa kasalanan at pagbabagong loob. Tunay tayong mga deboto ng Birhen ng Fatima kung patuloy tayong tumatalikod sa kamunduhan. Tayo ay nagbabalik loob kay Jesus. Tayo ay nagsisisi sa ating mga pagkakasala at pagkakamali. At yan ang ating pinapalaganap sa mundo, na magbalik loob tayo sa Diyos. Ang mundo na ginawang mabuti ng Panginoon ay nalulong sa kamunduhan. Mundo na walang Diyos. Kaya nais nating ibalik ang mundo sa Panginoon. At ang mundo ay maging lugar kung saan naghahari ang kalooban ng Diyos. Araw-araw pagsikapan natin, tuparin kung ano ang kalooban ng Diyos.
At kapag naghahari ang kalooban ng Diyos, naghahari ang tunay na pag-ibig, naghahari ang Diyos sa puso ng bawat isa sa atin at sa mundong ito. Sa panalangin ni Maria, Birhen ng Fatima, maghari nawa ang Diyos at ang kanyang kalooban sa mundong ito. Inihahandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. At ating itugon, Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan sa ilalim na pagpangkilig ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan naway kahabagan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na espiritu upang makita sa ating mundo ang handog na kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating alalahanin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal. Ipagdasal din natin ang intensyon ng mga nagpapamisa nating mga kapatid sa pagdiriwang na ito. Panginoon, iahon mo kami sa kamunduhan upang paghariin namin sa aming mga puso ang iyong kalooban. Maghari nawa ang iyong pag-ibig sa puso ng bawat isa upang ang mundong ito ay maging simula ng iyong kaharian na magiging ganap sa iyong piling sa kaluwalhatian. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon, ang mahal na Birhen ay ginugunita. Kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong ginugunita namin ang mahal na Birhen ng Fatima. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na pinili mong maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipa ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sige pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawa at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin na ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa bawat araw, at patawarin mo ang aming sala tulad ng aming pagpapatawa sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinanindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na paikinabang sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayong taglay ang kapayapaan mula kay Kristo. Salamat sa Diyos.